si Gihara sinupalpal si Rosa Maria. Then so coach ayo ng Imports, Gia pang crucial game lang nakapuntos pa. Bago natin yan, simulan please support this channel by clicking like, share, subscribe, and hit the notification bell to be updated of coming videos. Pinatumba ng Toyota, Quincy's ang kupunahan ng Denso Erebus nung pinatawag nila ito kahit all Japanese lineup pa ang Denso. Samantalang di pa rin ginawang starter ng coach ng Denso ang Brazilian Imports na si Maria. Until now ay inaantay pa rin ng mga fans ang pagiging starter ni Maria. Nakuha nga ng Toyota Quincy's ang panalo sa paungunan ni Van Hickey in 4 sets sa score na 17-25, 25-16, 25-13 at 25-23. Sa unang set nga ay pinakita ng Denso that they don't need Imports para may panalo ang laban. Same line up lang din ay pinakita ng Denso, no Imports, all local players lang ang kanilang pinalaro sa unang set. As usual, si Asano, Sayaka at Minami ang na-activate ng starting setter na si Yamaguchi. Hindi pangant nakikita si Gia sa unang set at kinaya naman ito ng Erebus. Samantalang tulukay naman ang import ng Quincy's na si Van Hickey na naging banta sa depensa ng Denso. Ngunit ang naig pa rin ang all Japanese lineup na Denso Erebus kontra sa Toyota Quincy's sa score na 25-17. Samantala nilamo ng Quincy's ang Erebus sa set 2 kung saan uminit na dito si Shigehara at Van Hickey na kumamada para maitaas ang kalamangan nito sa Denso Erebus. Nakuha nga ng Quincy's ang kanilang momentum sa laro kaya't wala nang nagagawa pa ang Denso sa set na ito. Ipinasok naman si Gia at Rosa Maria kung saan hindi pa rin ito napigilan ang pag-aramkare ng Toyota. Pinahirapan ng Toyota ang first ball ng Denso at halos lahat ng puntos nila ay galing sa missed receive ng Erebus. Hindi nga napigilan ng Denso at nakuha ng Toyota ang set 2 sa score na 25-16. Medyo humena na nga ang depensa ng Denso kung saan ay madali na lang ito napapatayan ng bola. Masyado na nga silang kinay ng buhay ng Toyota at minadali na lang ay katlong set at uminit na dito ang dalawang imports ng Toyota na si Tayo import middle blocker na si Hayata at kung saan ay bantay sirado nga nito ang papasukan ng mga spiker ng Denso. Pinasok na dito ulit si Maria ngunit nakaisang puntos lang at inilabas na agad. Same as Gia na pinasok at nakapuntos rin. Ngunit hindi na nga pinatagal ng Toyota ang laban at kinuha nila ang panalo sa third set sa score na 25-13. Muli naging banta ang Thai Imports sa net defense kung saan ay nauhuli nga nito ang mga bigay ng setter ng Denso. Kahit mga atake ni Hataya ay malaking matchup para sa hapunan nang hindi ito napipigilan. Sabayan mo pa ang kanilang caliber import na sobrang taas ng efficiency sa atake. Muntikan pa ang mahabol dito ng Denso, ngunit huli na ang lahat at nakuha ng Toyota ang set 4 sa score na 25-23. Wrong decision making at hindi pagditiwala sa import ang malaking pagkakamali dito ng Denso coach. Kung saan ay masyado nilang pinipigilang painitin at ipasok si Rosa Maria na napakalaking tulong sana kung nabigyan ito ng maayos na bola at kung naibabad lang ito sa laro ay tsak magiging maganda na sanang standing ng Denso sa mayon. Malaking suliranin ng Denso kung hindi magpapapasok ng import at magtitiwala lang sa local players ito. Sa ngayon nga ay may 1-3 win-loss record na ang Denso na pwede nilang ikakadihado sa team standings. So there you have it. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell to be updated on our coming videos.